Hello ulit sa inyo mga kabayan. Ganito kaganda sa loob ng Alpanar Labor Camp, yung bago naming nilipatan na bilya o camp nga eh. Pero kung ganito kaganda sa labas, papakita ko naman sa inyo mamaya kung anong itsura ng mga kwarto, lalo na sa dalawahan. So ito yung dinadaanan namin papunta sa aming building 824. Yan, no? Makikita mo yung mga skinita, yung gagandang tanawin ay mga halaman bawat pagitan ng building. Itong dinadaanan namin papunta sa building 24 galing sa canteen o sa recreation area. Doon na rin yung gym, kako nga. Bali, kuwan lang to. Maliit na iskinita lang. Tapos, nasa third floor kami. Akyat ng hagdanan, syempre. Pero bago dumating dun sa kwarto, dadaan kami sa kwan. Nadadaanan namin yung TV room. So, bali, sa third floor may dalawang TV room. Yan. Mga gawa naming sofa. Gawa sa aming factory. O gawa namin mismo. Kasama yung center table saka yung cabinet na yan. Sa TV room, may TV. Siyempre, 43 inches siguro yun. Okay, puntaan natin yung kwarto. Papakita ko sa inyo yung kwarto ng pandalawahan. Room 310. Sabi ko nga dati, parang hotel, oh. Keycard. Pag naiwan mo yung keycard mo sa loob, hindi ka makakapasok. Pag nawala mo, magbabayad ka ng 25 Riyal. Yan. So bali itong video na to, ito yung bagong dating kami. Yung may mga bit-bit pa kaming luggage. Bagong lipat. Bagong salta. Yan, may wardrobe. Tig-isa kami ng wardrobe. Yan. Yan yung sa aking wardrobe. Tapos bed, kurtina, kailangan i-receive mo yan. Yung mga bagay na to, kailangan i-receive yan sa kwan. Sa may receiving form, bibigay ng housing facilitator. Bibigay nila yan, i-check mo yung mga i-receive mo. Kung nandun ba lahat. Katulad ng wardrobe, bed, pillow, bedsheet na dalawa. Tapos kumot. Yan. May refrigerator. Ito yung time na ako na nag-aayos na kami pansamantagal. Naayos namin yung mga gamit namin. Kaya lagay dito, lagay doon muna. Siya ang kasama ko, si Felix. So naglalagay na siya ng bedsheet niya. Bedsheet cover. Bedsheet yun na yun, di ba? Then, after namin kumain, ito na, itsura. So, pagbalik, ito na yung itsura ng aming kwarto. After namin, maayos ng konti. Andyan na yung aking laptop habang ini-edit ang mga videos na to. Sa computer table na yan, yan merong cabinet sa ibabaw. Lagayan ng mga kung ano-ano lang. Mga kutsara, plato. Tapos sa baba, yun yung may drawer naman. Tig-isa kami ng upuan. Tapos sabi ko nga, tig-isa kami ng wardrobe. Ito yun. Tignan nyo naman gaano kalaki yung lagayan ng sabitan ng hanger. Na pinagbawal nila yung maraming hanger. Hanggang 10 lang daw. Ayan, no? Ang daming sabit. Ang haba ng sabitan. Pero limited for 10 hangers lang daw ang pwedeng dalhin. Tapos ito, side table. Kung anong gusto mong ilagay pala. Bale. Nilagay ko yan, no? Tinapay, saka ipikasin toil. Tapos sa baba yung kwan.
mga gamit ko sa pag-exercise o sa workout. Yan. Tapos meron pa isa. Meron pang pull-out drawer sa ilalim ng bed. Diyan ko na nilagay yung aking sapatos. Actually may shoe rack sa labas pero yung safety shoes na lang nilalagay ko doon. Para bago pumasok, magpalit muna. Pag-uwi, palit. Tapos ito, centralized aircon. Tapos may kurtina. Itong kurtina to parang sa hospital, kung alam nyo sa hospital. Ganun yung kurtina ng yung design ng kurtina na to. For privacy purposes. Yan, may binigay din silang kumot. Sabi ko nga, nasabi ko na pala kanina, no. Yun, nakikita nyo ba 'yon? Yung nakatupi, nakaligpit na 'yon. Sampayan namin. Kung magsasampay, 'yun gagamitin. So 'yun lang. So next time papakita ko naman sa inyo yung kwarto ng tatluhan. Maraming salamat and God bless.